Magandang araw! Kamusta na kayo? Ngayon ay tuturuan ko kayo ng bagong aralin sa Mother Tongue, Ikatlong Baitang, ang pagtukoy sa bahagi ng pahayagan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matutukoy mo ang mga bahagi ng pahayagan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pahayagan? Ang pahayagan o dyaryo ay isang mabuting sanggunian sa pagkuha ng mga impormasyon. Mababasa mo rito ang mga napapanahon at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. Nagtataglay rin ito ng iba pang mahalagang detalye tungkol sa iba't ibang paksa. Ito rin ay maaaring pangkalahatan o may espesyal na interes at kadalasan itong inilalathala ng araw-araw o lingguhan. Mababasa mo rito ang mga napapanahon at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. Alam niyo ba, ayon sa Wikipedia, ang kauna-unahang na imprentang peryodiko o pahayagan ay nailathala noong 1605 at nakikipagsabayan pa rin kahit umusbong na ang mga bagong teknolohiya tulad ng radyo, telebisyon at ang internet. Ngayon ay talakayin na natin ang mga bahagi ng pahayagan. Ano-ano nga ba ang mga ito? Una, ang pamukhang pahina. Ang nasa larawan ay halimbawa ng pamukhang pahina sa isang periodiko. Makikita rito ang pangalan ng pahayagan. Dito rin nakalagay ang pinakamainit at importanteng pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Ito ay ang mga balitang naka-imprenta ng malaki sa harap ng pahayagan upang makatawag pansin sa mga mambabasa. Ito ang bahaging naglalaman ng pangunahing balita para sa araw na labas ng pahayagan. Pangalawa, ang balitang pandaigdig. Mababasa sa pahinang ito ang mga balitang nagaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pangatlo, balitang panlalawigan. Mababasa naman sa bahagi ng pahayagang ito ang mga balita mula sa mga lalawigan sa ating bansa. Ikaapat na bahagi, ang pangulong tudling o editorial. Sa pahinang ito, mababasa ang personal na kuro-kuro o puna na isinulat ng patnugot hinggil sa isang napapanahong issue o paksa. Ikalima, balitang komersyo. Dito naman mababasa ang mga balita tungkol sa kalakalan, industriya at komersyo. Ikaanim, anunsyo klasipikado. Sa bahaging ito makikita ang mga anunsyo para sa iba't ibang uri ng hanap buhay, bahay, lupa, sasakyan at iba pang kagamitang ipinagbibili. Ikapito, libangan. Ito ang pahina sa mga balita tungkol sa artista, pelikula, telebisyon at iba pang sining. Naririto rin ang mga crossword, comics at horoscope. Ikawalo, lifestyle. Sa pahinang ito mababasa ang mga artikulong may kinalaman sa pamumuhay, tahanan, pagkain, paghahalaman at iba pang aspeto ng buhay sa lipunan. Ikasiyam, sport. Dito mababasa ang mga balita tungkol sa palakasan o sports at sa mga manlalaro. Ikasampo, obituaryo. Ang pahinang ito ay anunsyo para sa mga taong namatay na.
Nakasaad dito kung saan nakaburol at kung kailan ililibing ang namatay. Ngayong natutunan mo na ang mga bahagi ng pahayagan, tandaan ang 10 bahagi nito. Una, pamukhang pahina. Pangalawa, balitang pandaigdig. Pangatlo, balitang panlalawigan. Pang-apat, pangulong tudling o editory. Pang-lima, balitang komersyo. Pang-anim, anunsyo klasipikado. Pang-pito, libangan. Pang-walo, lifestyle. Pang-siyam, sports. At pang-sampo, obituaryo.